Yeah, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Kaya sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at syempre mapagpalang araw din sa ating mga ka-business at sa mga kapapi. Sa mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Boy na mga kaibigan, ako po si Taong Gala at isang panibagong reaction video na naman po ang inyong matutunghayan. Pero kung hindi pa ninyo nakadao pang palad ang Ka-Business Official, Ka-Business Family at si Papa Deans, hinihiling ko sana sa inyo na i-follow ang mga channel na ito sapagkat sila po ang binibigyan natin ng reaction video. At kung bago ka rin sa aking tahanan, pakipindot na rin ang subscribe button at bell button para updated ka sa ating mga reaction video. Bueno, welcome back mga kaibigan. Ako po si Taong Gala. Ito po muli ang ating pag-uusapan. Kung inyo pong napansin mga kaibigan, katulad po ng nakita ninyo sa thumbnail, ito po yung parang pamamanhikan na ano po, parang pamamanhikan ni Power Ranger para mabuo muli ang pamilya. Isang napakagandang bagay sapagkat ginulat tayo. Talagang napakapugi at napakagwapo dito ni Power Ranger. Now, ang ating pong reaction mga kaibigan, dalawa po ang tatakbuhin. Una, patungkol po sa pagkagawa ng video and then ano nga ba yung mga posibleng aral na makuha natin dito sa pangyayari sa buhay ni Power Ranger. Unahin natin yung pagkakagawa ng video. Tanong ko lang, may napansin po ba kayo? Well mga kaibigan, ako para sa akin, ang napansin ko sa video ito, tila yung bang itinukma ang pagkakagawa ng video, yung pagkaka-edit ng video doon sa senaryo at sitwasyon na dinala at tinangay yung emotion ano po ng pangyayari upang sa ganun ay mas ma-relate ito sa mga manunood. Bakit ko sinabing itinukma? Kasi po yung pagkakagawa ng video sadyang kakaiba ang tema doon sa mga nagdaang mga video ni Ka-Business, hindi ho ba? Ito po ang tinatawag na series o kaya parang isang style ng teleserye. So magandang mga ganitong klaseng video sapagkat itinatukma nila yung emosyon, yung mensahe, yung damdamin ng video doon sa pagkakagawa, yung tinatawag na cinematic effects ng video. And congratulations sa mga nag-edit na nito, no? Congratulations kay Boost Dev, talagang napaganda. And para sa akin ha, napakaganda nito kasi hindi naman nasira yung kabuuang content doon po sa eksaktong pinagkakwentuhan, doon po sa eksaktong kumbaga message ng video, no po. Hindi ba nasira yung kabuuang message ng video, yung kabuuang tema, pero pinaganda lang siya sa pamamagitan ng editing, sa pagpasok at pagdagdag ng mga tinatawag nating cinematic effects. At parang teleserye nga kasi di ho ba may napansin tayo na nagsasalita si Ka-Business at dinala tayo mula doon sa bahay tapos dinala naman tayo sa pamamagitan ng pag-flashback ano nga ba ang nangyari bago ang event na yan. Napakaganda ng pagpasok na yan, no? Napakaganda style ng kanilang video sa ginawang ito. So ayan, pakaabang-abang ito mga kaibigan. Alam nyo po, sabi ko nga ang Pinoy ay likas na mahilig sa teleserye at mga telenovela. Kaya ho, ito ay kaabang-abang ano man po ang mangyari. Doon naman po sa usapin, ano nga ba ang mapupulot natin sa video ito? Well, mga kaibigan, ito po ang aking reaction or opinion. Una, nakita natin yung todo suporta ng mga kagwang ni Mr. Ka-Business doon sa kay Power Ranger. Isang magandang indicator na nagpapakita lang ng brotherhood, totoong pagkakapatiran na hindi ka iiwanan. At yan ang Ka-Business. Pangalawa, sa puntong ito, although mga nakabitin, nahahang ang story, nilalagay tayo sa climax tapos nakahang, hindi ho ba? Pero naniniwala ako sa aking tsorya, naniniwala ako na may magandang kahihinatnan ito. Bakit ko nasabi? Mayroon akong mga indicator na nakita. Kung atin pong mata makikita o matatandaan ninyo sa video, doon po sa punto na yung anak ni Power Ranger ay pinasinasabi na yung ina na, ma, puntahan mo
Puntahan mo sila, harapin mo sila. Nandyan kasi si Papa ka-business at si Mrs. ka-business. Nagulat siya, di po ba? Ikinagulat yan. At pagkatapos, sabi niya, nagdala pa siya ng parang padrino. Di ho ba? And then, maya-maya sinabi ni Ate Ilvi, umorder ka ng pagkain. Oo, para may makain. So, kung atin pong papansinin, itong daloy ng kwento ni Ate Ilvi, simpleng bagsakan lang yan, pero kung papalilimin mo ang interpretasyon dyan, nakita ko yung malalim na respeto ni Ate Ilvi sa ka-business family. Ano naman ang kagandahan nito? Ito ay isang malaking faktor. Kaya ako sinasabi na magkakaroon siya ng magandang solusyon sa bandang dulo nito, sa bandang ending, kasi kapag ang isang namamagitan sa isang konflikto ay mataas ang respeto ng bawat isa na involved, malaki po ang posibilidad na maisaayos yan. At tulad ng sinasabi natin, malaki ang respeto ni Ate Ilvi sa ka-business family, kay Mr. ka-business at kay Mrs. ka-business. Ganun naman po si Power Ranger, malaki din ang tiwala niya kay ka-business at kay Mrs. ka-business. Bakit kamo? Kasi hindi niya i-open itong sekretong pahina ng buhay niya kung hindi niya pinagkakatiwalaan si ka-business. So dito, masasabi natin na napakalaki ng papel ni ka-business para maresolba itong dalawang ito. At bakit ko naman nasabi na maganda o magkakaroon to ng magandang ending? Una, doon po sa usaping respeto, magkakaroon ng kumpiyansa si Ate Ilvi na kung sakaling magkaroon ng problema uli sila, kumplekto na malalim at hindi muling magkaunawaan, mayroon si Ate Ilvi pupuntahan. And it is ka-business family. Na pwede rin panghimasukan ni ka-business, pwede rin niyang saklawin kasi malaki ang tiwala sa kanya ni Power Ranger. Nakikita niyo yung ikot. It is because of respect. Respeto. So dito, sa puntong ito, sa kwentong ito, malaki ang papel ni ka-business hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon. Sa darating pang panahon. At tunay nga mga kapatid na kumbaga, di ba kung naalala niyo, lagi kong sinasabi, yung salitang divine intervention na talagang itinakda ang pagkakataon na si ka-business ang tamang tao na makakaresolba nito. Napakagandang kwento yan. Kung atin pong mapapansin, actually, matagal nang ginagawa yan ni ka-business. At minsan, naiinis tayo kapag pumapasok o nanghihimasok si ka-business sa mga ganitong usapin. Sabi niya, bakit nangingialam? Dito natin ngayon mauunawaan na malaking faktor ang bagay niyan. It is because sa pagre-resolba ng isang problema, hindi naman tayo nakatuon eh. Doon sa problema na wala siyang makain, doon sa problema na wala siyang pangpinansyal, kundi mainam na sa pagre-resolba ng problema, tinitingnan natin, pinapalalim natin, at inaarok natin yung tinatawag na the deepest why. Pinakamalalim na dahilan ng problema. Pag yan kasi ang natutumbok mo, lahat yan, mayroon siyang magkakaugnay-ugnay na epekto para maisaayos. At ito ay isang pinakamaliwanag na masasabi kong pinakamaliwanag na example. Pinakita ngayon sa senaryo sa buhay ni Power Ranger at ni Ate Ilvi. Yung pinakamalalim na dahilan. So, sa aking tsorya, hindi sa pinangungunahan ko kung ano ang magiging, pero sa aking tsorya, since nakahang ito, ito ay kaabang-abang eh. Maaring ang mga sumunod dito na eksena eh, kumprontasyon, pagtatanong. Dito papasok yung mga why. Bakit? Kaya nga lang, pwedeng mangyari yan sa isang malumanay na pag-uusap. Kasi katulad ng sinasabi ko, malaki ang respeto nila kay ka-business at si ka-business ang namagitan sa dalawang ito. So ipagpalagay natin mga kapatid, tsurya lang naman ito, ipagpalagay, hindi sila magkabalikan. Sabihin ni Ate Ilvi, kasi may nakahang doon, di ba? Pero pwede kang dumalaw, pero tapos wala na. Sunod na, ano yung kasunod doon? Nakahang tayo, bitin tayo doon, di ba? Grabe yun, no? Napaka-intense na talagang ano yun, climax. Ipagpalagay natin, hindi sila pumayag na magkabalikan uli mga sao. Pero ang pinakamaganda doon, nabuksan yung pagkakataon na magkausap sila at kung sabihin maging magkaibigan. Pero yan po ay pinakamababang porsyento. Ako naniniwala pa rin ako doon na doon sa ending nito ay mabubuo ang kanilang samahan. And it is because of ka-business family. So dito natin mauunawaan mga kaibigan, bakit nga ba si ka-business kapag may mga intervention na ginagawa, tanong ng tanong, di po ba?
na minsan kinaiinisan natin, bakit nakingi alam? Dito ngayon mapipicture out natin. Gaano kahalaga ang ganitong klaseng mga katanungan para sa pagre-resolve ng isang problema binibitbit ng isang tao. Dahil hindi lang, ako katulad ng sinasabi ko, walang birong hyping. Hindi ko nilalangisan dito si Kabisnes. Pero, kung titingnan natin, sa sitwasyon ng pagre-resolve ni Kabisnes ng mga problema, gumagamit siya ng tinatawag na higher thinking skill eh. Ang kanyang pagtatanong ngayon, kung unang tanong niya, at susundan niya ng tanong, hindi naka-level. Ang pagtatanong kasi minsan, parang level eh. Mula rito, papapunta pa ganun pa ganun. Pag sinasabi na yung higher thinking skill, ito yung pagtatanong na mula ka rito sa tanong na ito, ang kasunod mong tanong, itataas mo ng konti. Ang kasunod ay pataas ng pataas hanggang sa nakukuha mo yung pinakamalalim na dahilan. Na minsan, kung napapansin ko, yan ang kinakainisan natin kay Kabisnes. Diba? Maraming nagsasabi, bakit nga ba ganun? Nakikialam na. Minsan mga ganun eh. Di po ba? Sis, ano po ha mga kaibigan? Pinulot lang po natin ito na example na dahilan doon dito sa senaryo ni ano ha. Binibigay ko lang po ito na dahilan, kabuuhang dahilan dito sa senaryo ni Power Ranger. Para masigit natin, ang gusto ko dito puntuhin, mahigit natin maintindihan gaano kahalaga ang mga ganitong klaseng pagtatanong sa pagre-resolve ng isang sitwasyon. Para maunawaan natin, bakit nga ba ginagawa ni Kabisnes ang ganyang klaseng mga malalim na pagtatanong. Dito natin maunawaan, di ba? Dito natin nakita. Malalim na dahilan, malalim na pagtatanong, and din pupunta ngayon sa pagre-resolve ng sitwasyon. Although, ang may factor dito, ang malaki ang papel at gampanin sa pagre-resolve ngayon sa sitwasyon ni Power Ranger, silang dalawang mag-asawa, pero katulad nga po ng sinasabi ko, malaki ang factor na nandoon sila, si Kabisnes at si Mrs. Kabisnes bilang namamagitan, pagkat the both sides, Power Ranger and Ate Elby, ay may malaking respeto sa kanilang dalawa. Iyon ang pinakamalaking faktor. Kaya po, malakas ang loob ko na nasasabi ko na mayroon itong magandang patutunguhan. Kaya mga kaibigan, kaabang-abang ha, abangan nyo po. Abangan natin, sabay-sabay natin abangan ang ganito. Talagang ako, saludo ako sa lahat ng bumubuo ng production ng Kabisnes, kay Boost Dev sa ganitong klaseng editing. Marahil mga kaibigan, sorry to say, pero hindi natin gaanong mauunawaan wala tayong karanasan ano po sa sistema ng pag-e-edit, hindi natin gaanong mauunawaan yung tinatakbo ng daloy ng winto. Maraming masabi, ba't ganun? Ba't ganyan? So, inuulit ko, para sa akin, kaya ginawa ang ganitong klaseng style, it is because para madala tayo, maano tayo, masundan natin ang emosyon, makuha natin yung emosyon ng kwento. Ano po, yung emosyon ng kwento, yung message itself. Nang sa ganun, pagdating doon sa pagre-resolve ng problema ni Power Ranger, ay higit natin maunawaan. Ipagdasal lang po natin mga kaibigan na maging maganda, oo, na tuluyang maging maganda, maibalik muli ni Power Ranger ang kanyang pamilya, at syempre, above all, ipagdasal natin ang Kabisnes family. Bakit? Dito natin nauunawaan na malaki ang gampanin ng Kabisnes family in terms of intervention. Bakit ko lagi sinasabing intervention ang ginagamit ko? Kasi po mga kaibigan, ang ginagawa nila ay hindi simpleng pagmimisyon lamang, kundi pinapasok nila ang pinakamalalim na dahilan, ugat ng problema, nang sa ganon, sa kanilang pamamaraan ay makatulong sila at mairesolba. Hindi man ito, maresolba nila kung sakaling hindi sila, pero at least makakapagbigay ng aral sa bawat nanonood ng kwentong ito. Dahil naniniwala tayo na ang kwento ng isang Power Ranger ay mayroon din kwento ang ating mga manonood, related o magkahawig sa ganito. Kaya nga lang, wala silang lakas na sabihin ang kanilang karanasan. Pero alam kong may makukuha silang aral. Manatili po tayong nakasubaybay mga kaibigan sa Kabisnes family, Kabisnes official, at saka kay Papa Dins. And take note, pagdating ng 2004, inyo pong naalala yung pong sinabi noon ni Kabisnes nung tinanong siya ni Papa Dins, di ba, about the DSLR camera. Natuwa ako doon. Alam niyo kung bakit?
nagpapakita lang yan na nag-i-elevate doon sa pinakamataas na level ng pagbibigay ng video si Ka-Business, pagbibigay ng kwento. At ito ang siguradong pakaabang-abang natin. By 2024, malaki ang pagbabago sa mga video ni Ka-Business, sa presentation ni Ka-Business sa mga ganitong klaseng sitwasyon, upang masigit nating maunawaan ang bawat mensahe ng kanilang mga video. So maraming salamat sa aral na ito na nakukuha natin. Bagamat nakabitin tayo sa balag ngayon ng excitement, hinihiling ko sa inyo, huwag kayong bibitaw. Hold on. Abangan natin ang kasunod na part ng video ni Power Ranger. Ito na po ang pinaka malalim, sapagkat dito papunta na po tayo sa climax kung saan yung mga why ay maaaring masagot na. Yung mga hanging question na nangyari mula pa sa umpisa ng revelasyon hanggang dito ay maaaring matugunan. At baka sakali, makita natin ang pinakamasayang ending. At dahil yan, sa Ka-Business Family. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsusubaybay ng ating mga reaksyon, sa lahat po ng nagpapalo at nagbibigay komento. Nakakataba po ng puso ang iyong mga komento. Maraming salamat po sa inyo. Siyempre, akin din pong pinapasalamatan at inilalapit sa inyo ang aking mga kapwa reactors na talagang magigiting at magagaling na tagapagtanggol ng Ka-Business, na sila Anime Reactor TV, Kalingap Torak, Mumpler's Channel, Analisa Reality Lab. Ako po muli si Taong Gala, mga kaibigan. Sana po, sama-sama tayo hanggang sa dulo. Patuloy tayong tumayo para sa isang Ka-Business Family. Bera, banat lang.